due to public demand. Wow, alam mo naman. Samantalang lima lang naman silang nag-request. Eh, magre-react din ako sa KPL 2, which is Rest Back Kakak. Hi guys, napanood niyo na ba yung reaction video ko doon sa KPL tungkol sa estudyante na nagbigay ng hinanaing niya, nagparating ng hinanaing niya sa kanyang mga teachers? Kung hindi pa, please check it out in my YouTube channel. And due to public demand, wow, alam mo naman, samantalang lima lang naman silang nag-request. Magre-react din ako sa KPL 2, which is Rest Back Kakak. So, remesbak na nga ang teacher para sabihin din yung hinanaing niya bilang teacher. So, ano nga ba yung sentimento niya na gusto niyang iparating? So, tingnan natin. Oo! Naging student din ako! Buhay pa ako! Kinamatay ko ba ang requirements? Sabi niya dun sa video, naging student din naman kami, bakit naman kami buhay pa? So, bilang teacher, naniniwala ako na, oo nga naman, hindi naman siguro nakakamatay yung sobrang dami ng trabaho kasi bilang guro, marami din naman kaming trabaho and nung naging estudyante din naman kami, ganyan din kung ano yung ginagawa nyo ngayon, ganyan din yung ginagawa namin. So, hindi siya nakakamatay, guys. Hiyang-hiya naman ako sa inyo! Kayo, mga pamilya nyo lang iniintindi nyo! Hindi madali, minsan nga 'di ba kahit yung mga nanay, sa mga nanay diyan na nanonood nito, alam naman natin na kahit isa lang yung anak nyo, hindi talaga madaling mag-handle ng bata. What more kung sobrang dami ng estudyante na tinuturuan ng mga teachers. Hindi kayo mapakaling, wala kayong kamansari. Eh kami nga, minsan wala kaming monthly salary. Yung sweldo nila, minsan delayed pa. Mababa na nga, delayed pa. Ang tungkulin namin, magturo! Pero pinagawa na sa amin lahat! Marami pa silang mga ginagawa, yung mga teachers, tulad ng election. Nagtatrabaho rin sila during election. And take note guys, minsan sila pa yung napagsasabihan na pagbubungaan ng mga tao, lalo na kapag may mga rules na binibigay ang mga teachers during election para sa safety ng lahat. Minsan sila pa yung nasisigawan, sila pa yung nasasabihan na ng masama during election, samantalang nandun lang naman sila para tumulong. Yung gawain nila parami ng parami ng parami, pero yung sweldo nila, ganun pa rin. Hindi ako humingi ng awa! Nagtuturo kami para kayo makaunawa! Yung mga teachers nyo, nagtuturo yan para matuto kayo, hindi para pahirapan kayo. So, kung hindi kayo nasa-satisfy at hindi kayo namo-motivate, for me, we cannot do anything about that. After ko mapanood yung video na to, on the other hand, naisip ko na, yes, naging student din ako at hindi naman ako namatay sa sobrang dami ng gawain. Pero, kung titingnan natin, hindi lang naman tayo yung mga naging estudyante na buhay pa. So, ipasok na natin dyan yung mga estudyante na nade-depress. Siguro kasi, hindi lang yun yung iniisip nila. Bukod sa pag-aaral, eh, meron pa silang ibang iniisip. What I'm trying to say is, teacher ka man or estudyante ka man, marami kang ginagawa at marami kang iniisip. Nai-stress ka. Actually, sobrang natutuwa ako sa video. It's an eye-opener talaga para sa lahat kung gaano ka-hardworking ang ating mga teachers. Pero on the other hand, gusto ko lang iparating, like for me, nung naging college ako, nung nag-college ako, nag-working student ako, kasi wala naman akong ibang pagkukunan, kailangan kong pag-aralin yung sarili ko. So, yung part na yon, hindi lahat ng teachers ko alam yun na nangyayari sa akin, na wala akong tulog, papasok ako ng umaga sa school, then hapon hanggang madaling araw, papasok ako sa fast food, para magtrabaho. So, hindi naman lahat ng teachers ko nakakaalam nun. Kaya, hindi din naman nila alam na sobrang dami ng trabaho na ginagawa ko na hindi rin madali. Ibig sabihin, yung mga teachers, kagaya ng sinabi ko dun sa isang video ko regarding dun sa teacher na nagpakamatay dahil sa sobrang dami ng trabaho niya, meron din ng mga estudyante
na ganun din yung nagiging reaction kapag sobrang dami na ng ginagawa nila or kapag sobrang stress na sila. Ibig sabihin, lahat naman tayo tao, lahat naman tayo nakakaramdam niyan. Kailangan nating intindihin yung bawat isa na hindi porket teacher maraming ginagawa, kailangan marami ka rin ipagawa sa mga estudyante mo. Kasi I believe yung mga students may kanya-kanyang mga strengths and weaknesses yan. And hindi lahat masusukat sa kung ano yung ipinapasa nila sa'yo na output. So yung grades nila, hindi yan yung batayan kung magtatagumpay ba sila o hindi. What we need to do is to let them explore at alamin kung ano yung interest nila. Kasi yun yung makakapag-push sa kanila para gawin or abutin kung ano man yung pangarap nila. So yung mga bagay na yon, nabanggit ko siya sa video ko regarding the I Just Sued the School System ni Prince EA. So you can also watch it there kung ano yung reaction ko doon. Kasi the bottom line is, namulat tayo sa sistema na ganun, na marami tayong project, marami tayong exams, quizzes, pero nakakalimutan na natin na ibigay or bigyan ng time yung mga estudyante natin ng freedom na gawin kung ano yung gusto talaga nila. So in this video, I just want to say na estudyante ka man or teacher ka man, parehas lang maraming ginagawa, parehas lang maraming iniintindi, magkakaiba lang ng level, hindi naman natin alam yung pinagdadaanan ng bawat isa. So, the thing that we need to do is to understand each other. Thank you guys for watching, and before I end this video, I want to greet happy 17th birthday to Masahiro Yuki Medina Takibana. Sobrang bait ng bata na to. And if you have free time, please check out his comment sa video ko ng I Just Sued the School System, my reaction video. So, saludo ako sa pang-unawa na meron siya, and keep it up. And thank you guys for watching. I hope you like this video, and don't forget to subscribe and click the notification bell. Thank you!